Ito pa, napanood ko ito kanina, sabi ko nga eh, ay nako, ang kasalanan ng tao talaga, duktong-duktong. At may kinaugnayan talaga sa politika. Sa ibang balita, bukod sa Baybay City sa Leyte, may nangyari rin po landslide sa bayan naman ng Abuyog. Abuyog! Dulot na mga pagulang dala ng bagyong Agaton. 12 na ang patay sa insidenteng yan. Ang pagguho, aktwal na nakuhaan ng isang grupo na maghahatid sana ng tulong sa lugar. Tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Nagmamadaling lumayo sa dalampasigan ang mga sakay ng bangkang ito nang makitang papunta na sa kadlang direksyon ang gumuguhong lupa sa Abuyog, Leyte kahapon ng hapon. Ang rumaragas ang lupa, umabot ng hanggang dagat. Tila hinahabol ang lumalayong bangka. Hindi lang yan ang nakakakilabot na nakita ng kumukuha ng video na si Irish Lauria Soganob. Yung mga bata, kawawa eh. Walang kahit kagabi, patuloy pa rin yung landslide. May mga naiwan na naririnig pa kami doon ng mga boses. Pagpunta namin, nasihingin ang tulong. Buhay pa kami, tulungan nyo kami. Papalapit pa lang kami ng bangka. Wala kami nagawa. Kasi yung lupa bumuhol. Nagpunta raw sila sa lugar ng landslide sakay ng mga bangka para tumulong. Ang hindi nila alam, may mga susunod pa palang pagguho habang papalapit sila sa baybayin. Kaya napaatras sila. Wala, sorry. Nag-try kami na i-rescue. Wala. Di kaya. Wala. Di talaga kaya yung mag-chips lang sana yung mga bata. Yung kawawa eh. Hanggang kaninang tanghali, may mga nakukuha pa ring bangkay. Na nandito ngayon, no, nasa katabi natin is 1, 2, 3, 4. Lima to lima? Parang lima. Alam mo, ito lang ang kaya ko gusto i-topic to. Sabi ko nga eh, naalala ko talaga yung laging kinikwento ni Secretary Gina sa formerly Secretary wala na po ngayon. Kasi ang problema natin sa environment, pati yung mga baha, hindi lamang po yan dahil sa nature o umuulan, hindi ho ganun. Konektado yan dahil ho sa ginagawang pagkakalbo sa ating bundok. Okay? Kasi alam nyo, dyan parang hindi kalbo. Pero pag in-helicopter mo yan, marami dyan sigurado ko nasa mining. Nakalbo na. Kaya nga ho may relationship yan. Pag nakalbo, umulan, dyan na ho yun nagkakalandslide. Tapos, ang dahilan bakit hindi rin mapigilan yan ay dahil itong mga mining company, sila ho ang funder ng mga politiko natin. Yung mga illegal, mga illegal logging. Kasi nga ho, nagbibigay ho sila saan? Kanino? Sa mga mayor. Ang mga protector nila, mga congressman. Ang protector nila, mga governor. Kasi pag sinabi ng kay mayor to, wala na. Wala. Yung mga police, wala na sila magagawa, 'di ba? Hindi na sila makakapalag. Kasi nga naman, patay ka pag pumalag ka diyan, yari ka, baka mailipat ka ng pwesto. Kaya nakakaawa dahil tayo ay bumoboto paulit-ulit ng mga mukhang perang o kaya mga greedy na politiko. Kaya nang kakaganto-ganto bayan natin. Tapos, sa huli ang pagsisisi. Diba? Ako ha, eto lang ha, totoo lang. Eto ha, sabi ko nga eh, si Pangulong Duterte, hinirang na sekretary si Madam Gina, diba? Lopez. Isipin nyo ha, Lopez eto ha. Kaaway niya yung network ng kapatid. Pero hinirang niya pa rin secretary. Ano nangyari? Hindi kinonfirm. Nino? Ng CA? Sino yung mga yun? Sino pa ba?
Ito, dito ka magtataka. Noong dating hindi kinonfirm yan ng CA sa Senado at saka ng mga congressman, gusto kong makuha yung ano, kung sino-sino yung mga humindi. Sabi ko, bakit sila hihindi? Ito nga yung taong talagang ano eh. Alam mo, yung mga hindi nag-confirm sa kanya. Obvious na merong kinaugnayan sa mining. Ito ha, isipin nyo. Yan yung tinatawag na love of money is the root of all evil. Hindi nyo pwedeng sisihin ng Diyos kung bakit nagkaroon ng landslide. Fortuitous event? Hindi ho. Kasalanan ho natin. Ang Diyos lumikha ng magandang environment. May kinaugnayan ng isa't isa. Ang bawat puno, bawat animal na nandyan, eh meron nung kinaugnayan sa isa't isa para maganda ang ating kalikasan. Pero dahil sa mukha tayong pera, di ba? Mukha tayong pera, ano nangyari? Naglagay ng pangulo ng isang maayos na sekretary, hindi naman kinonfirm ng mga protektor, ng mga... Ewan ko talaga, oo. Grabing bayan to, no? Kaya nga ho, eto, mag-e-election na naman. Mag-e-election na naman. It's time. It's time for us. It is on our in our power na maglagay ng matinong at hindi mukhang perang mga senador at kongresista. Kasi ho, kung ganun din, abay para ho tayong mga siraulo. Sipin nyo ha, magpapabayad ka ng 500, iboboto mo isang senador o isang kongresista. Tapos, masisira naman yung bahay mo. Bakit? Sa kapalpakan, di ba? Dahil sa landslide na pinabayaan ng congressman mo o pinotektahan ng congressman mo yung mga mining. Ay, ganun lang, paikot-ikot lang ang bayan natin eh. Kaya sana ho, sa akin lang, siya sa atin yung maigi. Pag merong kinaugnayan na, ito wala akong biro ah. Meron. Hindi, ito, tayo na lang. Baka tulog naman na si Mokay. Kasi merong ano, merong isang mining na nakakilala si tapos sabi nung isa, ayoko na lang, wag niyo kikwento kay Mokay to ha. Sabi niya, nag-text kay Mokay. Bakit ka naman nag-isko? Sabi sa kanya. Ha? So parang nawindang. Sabi, anong ba isko? Ano pa kailan mo? Ano tayo eh? Ganun ba? Pasensya na eh. Si Isko ang sa tingin kong ang karapat-dapat maging pangulo. Hindi dapat talaga Sabing ganun, sabi ko. Oh, okay. Dahil dyan, di ka na namin susuportahan. Oy! Totoo, sabi niya. Dahil daw dyan, di na susuportahan. Sabi ko, eh, nung pakialam namin. Hindi, akala nyo madadaan nyo kami ng ganyan? Na hindi kami susuportahan ng pinansyal dahil lang hindi namin sinuportahan si... Ha? Wala kami pakialam. Wala, sa totoo lang, alam mo kung bakit? Lahat tayo matitigok. Ano mo yung limpak-limpak mo sa lapi? Ito totoo, di ba? Ano mo yung limpak-limpak mo sa lapi? Eh kung gusto ng Pakinoon manalo, eh di manalo. Kung ayaw, eh di matalo. Ganun lang kasi yun. It's always God's will be done. Okay? Yun lang ang atin. Kung hindi nyo nabasa ko na sa lips mo, wala naman ako sinasabi. Bumubuka lang yung lips ko, wala ako sinasabi. Kayo talaga. Yun lang sa akin. Kasi, isipin mo ah, ako talaga, honestly, I'm really against sa... Alam nyo, kung personal nyong nakita, yung nakita namin doon, mama, ano kayo eh, pa? Wow! Isipin nyo ah, yung mga tangke, alam mo yung tangke, yung mga bakal, yung mga pure, sa sobrang yung mining, sa sobrang acidic na nung tubig na natira doon, pag nilubog mo yung tangke, matutunaw. Tapos, yung tubig na yun, dadalo yun ngayon, sa tubig na napupunta sa mga tao.
ganong kalala. At saka, kasi sa ano, pag yung nakikita ng tao, parang walang mining, parang walang, puro bundok-bundok lang. Wala sila makikita. Pero pag sumakay ka na ng helicopter, doon mo makikita butas-butas. Alam nyo, parang ano ha? Parang may poknat. Alam mo yung poknat? Alam mo yung ulo may poknat? Alam ko yun kasi may ganun ako eh. Minsan na, dati ng bata ko, may ganun ako eh. Poknat-poknat. Yung parang ano, parang sugat na kinamot mo dati. Dahil, nagkaroon ako dito, may isa akong malupit na poknat dito, doon sa nagkaroon akong blutong tubig. Nagkaroon akong blutong, nagkaroon ng poknat. So mula noon, hindi na tinubuan ang buhok yun. Dito pa man din, yun yung ano, yun yung queen. Alam niyo yung queen? Yun daw yung may paganong-ganon pa sila. Queen, yun yung unang-unang unang-unang lumabas na bulutong. Sa gitna, dito yung sa gitna. As nagka-poknat. Sabi, hindi na tinubuan ang buhok. Kaya ang ginawa ko, nagpakalbo na lang ako. Ito, walang biro ha. Pero alam niyo, anong point ko, parang ganun yung bundok natin. Puro poknat. Puro butas-butas. Sa ano, sa harap, parang mga puno. Di ba? Ayaw mga puno. Pero pagka umangat ka, makikita mo butas-butas oh. Parang poknat. Ganunon totoo. Kaya nako, nakaka-ano lang, kung iisipin mo. Kaya ano ho ba ang roots niyan? Ang roots niyan, simple lang. Ang roots niyan, dahil may mga politikong nagpo-protection dyan at hindi magalaw ng mga kapulisan. Kasi may mga protector. Bakit? Uy, million-million yan. So, pag ang kinontra mo yung mga mining, ay hindi ka tutulungan yan sa eleksyon. Nako po. Huwag na ho tayo maglokohan. Yan ho talaga ang katotohanan dyan. Ito. Ay, itanong nyo pa kay Ben. Tanong natin kay Ben, ha? Ben! Ha? Ikaw ba? Ano masasabi mo dyan sa... Humirap ang trabaho ko. Ikaw, Ben! Ano masasabi mo dyan sa... ano, sa mga mining-mining na yan? Sandali. Ha? Wala akong pakialam dyan. Hindi naman ako kikita dyan, eh. Doon lang ako sa kikita ko. Anak ng... Wala akong pakialam sa mining-mining na yan. Pero ito lang, ha? Ito lang masasabi ko dyan sa mining. Ang importante ay yung mahalaga. At yung mahalaga ay importante. So, kailangan tayo ay magkaisa. Palakpakan po natin. Yun lang pala yung sasabihin itong animal na ba? Ben, barubal na ito, ha? Grabe. Nahirapan yung buhay ko, ha? Ay, nako. Magkaisa lang pala ang alam mo. Ang dami pa sinasabi. Ay, nako. Anyway, babalik ko yan si, ano, imbitahan uli natin yan si Ben sa Monday, ha? Ah! Ito lang, gusto ko lang